Tatlo po ang sangay ng ating gobyerno. Ang Kongreso, ang Hudikatura, at ang Executive Department. Hindi po Kongreso at hindi rin po Korte Suprema ang nagpapatakbo ng ating bayan. The President runs the affairs of the government. Ang kagalang-galang ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III. Mataas na approval rating na SONA ng State of the Nation Address. Kasi po, bago kayo magtalumpati, ang daing mga inihaing impeachment cases, in a matter of 1.5 hours, mukha atang nagbago ang tema. Ano po ang paliwanag niyo dyan? Mr. President, alam naman ng taong bayan na ang pasani ng Pangulo ay napakabigat. Gaano nga ba talagang katindi ang tungkulin ng isang Pangulo? Number one, nagbago na ba ang expectation niyo sa sarili ninyo sa inyong makakayang baguhin sa ating lipunan? Palagi ko hindi nagbago. Mukha atang hindi niyo nadiin yung direksyon na patutunguan ng ating gobyerno sa susunod na taon. Parang ang binigay niyo lang ay yung estado nga ng mga nangyari na sa ating bayan, pero yung direksyon hindi pa. Mapapaliwanag niyo po ba yan? Kadalasan hindi ko sinasabi yung Patuloy ang paghahanap ng Pangulo ng katarungan laban sa mga di umano'y nagnakaw sa kaban ng bayan. Isa sa mga pinakadiniin niya, yung tinatawag na selective justice natin. Nakasuhan lang ng pandarambong si Senator Enrile, Ejercito at saka si Revilla. Parang ang sabi wala na atang continuation ni ang Blue Ribbon Committee, pati ang DOJ, ang Ombudsman. Parang tumigil na sila sa investigasyon. Ano po ang masasabi niyo diyan sa mga batikos na yan? Hindi ko malaman saan ang galing yung tumigil. Mr. President, itong ating mga kababayan naiinip rin sa mga gulong ng hustisya nga. Dahil parang ang tagal-tagal, kayo ba naiinip na rin kayo? Sabi nga nila, Mr. President, na ang pinaka-pangalawang dokumentong pinaka-importante sa isang pamahalaan bukod sa ating saligang batas ay yung budget. Dito sa ating GAA na inihain ngayon sa Kongreso, ano po ba ang malawak na pilosopiya nyo at ano ang pinakamalaking ginugol nyo sa kabanang bayan? Sa inyo bilang presidente, paanong kumikilos ang inyong kaisipan para malaman ang mga prioridad? Well, paano kayo? Kamukha niyan, Mr. President, madaming limitation on resources, mga previous commitments ng mga dating administrasyon, availability of time. Paano kayong naglilikha ng mga solusyon para sa mga malampasan niyo yung mga limitasyon? May pakinabag sa lagay. Nabanggit niyo ang gabinete ninyo. Madaming bumabatiko sa ilang mga kabinete ninyo at meron pang nananawagan na dapat tanggalin na itong kabinete ninyo. Yung public trust ng ating kababayan sa ibang tao nawala na. Paano niyo pong tinutugon ito? Well, number one, tingnan. Ang Pangulo ang nangangasiwa ng ating bayan. Pero ang kanyang mga kilos napapatigil ng Korte Suprema. At ngayon, hindi nagkakaisa ang kanilang kaisipan. Maaapektuhan ba nito ang mga susunod pang desisyon ng Presidente? Mapunta po tayo dito sa Korte Suprema, Mr. President. At hindi natin mapapagkaila yung desisyon nila sa DAP. Kasi sabi nila yung acts and practices sa pamamaraang DAP unconstitutional. Itong nalatag na pamamaraan ng DAP, baka daw maabuso. Yun ang kinakatakot nila. Anong masasabi niyo doon? Ilagay na i-insit ba yan? Bago ko po iwanan ng Korte Suprema, hindi ko lang po maiwasan na itanong sa inyo itong mga iba't ibang mga nangyayari na maaaring hindi wala naman kayong kinalaman. Yung mga pag-iimbestiga sa JDF sa ating Kongreso, yung paghihingi ni Commissioner Enares ng mga justices natin at yung may mga pagtetreten, ika nga ng ibang mga congressman na baka impeach kayo namin. So, ito ba po merong kinalaman, ika nga, sa desisyon, una,
At pangalawa, di ba po ito ay parang bumubuo ng tinatawag nating constitutional crisis? Madaming mga usapin na nasasangkot ang ating konstitusyon, ang Bangsamoro, ang Hudikatura, at ang term limits ng presidente. Sa gitna ng mga usaping ito, sarado ba kayo sa pag-aamyenda ng konstitusyon, yung tinuring ng Cory Constitution hanggang ngayon? Bago nito lahat ang nangyari. Mr. President, bukod pa po dun sa issue ng Hudikatura, yung almost limitless power nila sa paningin ninyo, ano pa po sa konstitusyon ang parang nagbabago ng isip nyo para emyenda? Well, meron naman, lahat naman nung ginawa ng tao. Tao kasi hindi perfecto. Mm-hmm. So yung gagawin mo, hindi naman pwede maging perfecto. Mm-hmm. So I'm sure ako. Ito po namang usapin sa, pupuntahan ko itong isang pinaka-importanteng proyekto nyo, yung Bangsamoro po. Mm-hmm. Nangangamba po ba kayo na baka hindi nyo makita ang katapusan o ang pagtagumpay nitong Bangsamoro entity, at meron pong nagkakikwestiyon sa Korte Suprema, at iyan po ang sitwasyon ngayon, meron ba kayong pangamba? Well, pinasukan natin, hindi naman natin sinabing. Mapunta naman po tayo sa iba pang mga issue, itong malapit sa media, yung Freedom of Information Bill. Alam naman nyo, ingat-ingat akong isertip. Pinasa, yung SIM taxes na tinatawag. Hindi usan natin tao. Sa mga meron lang mga bisyo. Oh. Ito lang po ay isang usapin ng coherence. No? Yung isang batas na kumuha o makalap ang madaming pera sa pamamagitan ng paggagamit sa bisyo ng mga tao. Tapos meron naman kayo isang batas rin na nagsasabi na ito, bagong batas, para huwag kayong bumili ng sigarilyo. Pumunta naman po tayo dito sa politika. Irerekomendan nyo ba sa ibang tao maging pangulo? Sa itong mga nalalathala na si Vice President Binay at mga kapatid nyo, parang may ipinapahiwatig sa mga media naman, media, hindi naman sa mga kapatid nyo at kay Binay. May nagpapahiwatig na may mga alyansa na, ano po ang take nyo dyan? Kung babalikan nyo, Mr. President, ang apat na taon ninyong paninilbihan bilang Pangulo ng Pilipinas, meron ba kayong maiisip na desisyon na sa tingin nyo meron kayong nagawang kakulangan? So far, Mr. President, what is your proudest moment as the leader of this country? Hindi ko kasi pinapanood. Mr. President, noong August 1, anibersaryo ng pagkamatay ng inyong nanay. At ngayong darating na August 21, anibersaryo naman ng pagpaslang sa inyong tatay. Hypothetical lang, Mr. President, kung makikita niyo sila ngayon, ano po ang sasabihin niyo sa kanila? Sanay ho kasi sila nagsasalita sa akin. Pero sa pagkakataong yun, anong... Diyan na po nagtatapos ang panayam natin sa ating Pangulo. Ako po si Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat sa lahat, Mr. President.